sa panahon ngayon, ano? Tapos na yun. Hindi, kasi di ba ang holiday season ngayon? Yes, oo. So dahil pag holiday season, maraming tao sa labas. Maraming tao sa Divisoria. Oo, maraming tao sa Divisoria, maraming tao sa Quiapo, sa mga simbahan, may simbang gabi. Nako, simbang gabi. So kinakailangan natin na mabantayan tayo. 24 oras, mga kapuso. Wow! Di ba? Paano na tayo babantayan kung walang magbabantay? Aba, ano, paano yun? Di ba ibig sabihin, paano ba? Paano ba ginagawa ngayon ng ating mga otoridad upang tayo ay masiguro ang kaligtasan? Anong klaseng pagbabantay ba ang ginagawa nila? Malagang malaman natin yan. At bilang isang sibilyan, malagang malaman din natin ano ba dapat natin gawin para hindi naman tayo mabiktima ng mga kriminal. At paano natin matutulungan ang ating mga law enforcer, para mapanatili ang kapayapaan sa ating bansa ngayong holiday season. At dahil dyan, kapuso, mga kapuso, nasa linya na po natin ang ating pambansang major ng walang iba po, si Police Mayor Philip Ines, ang tagapagsalita ng Manila Police District. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi. Sa ngalan po ng aming punong taga-Timon, ang mababatang Police Manila, Brigadier General Leo Manalo Francisco, isang kalmado at magpupalang gabi po. Yes, sir. Oo. And sir, unang-una po sir, no, ang Manila Police District po ay mayroon pong ininunsad na bagong, hindi ko alam, bagong unit ba to o bagong puwersa ba ito? Itong mga MPD Bike Patrol. Mm-hmm. Major, pakwento naman sa mga kababayan natin, ano bang trabaho nito? Ba't ba meron pa, nagdagdag pa kayo ng mga karagdagang puwersa na to? Actually, Sir LA, no, yung ating ginawa na yun, inisiyatibo natin yan. Ginagawa na natin sa iba-ibang mga, ginagawa ito sa iba-ibang mga istasyon ng Manila. Meron din tayo yan dati sa Station 4. Mm-hmm. Tinawag nating padya ko, patrol ko, kung saan nga pinapalakas natin yung presensya ng ating kapulisan sa mga kahabaan at panulukan ng ating lugar sa Nicolás. Mm-hmm. Sir, anong pagkakaiba nito? Kasi alam naman natin, may mga pulis ng mga nakamotorsiklo at nag-iikot-ikot na dyan sa Maynila. Oh. Ngayon, eto, nakabike. Ano suit kaya nito, mga to? Naka-helmet din kaya ito? Naka-Shimano ba ito, mga sir? Mga naka-trinks ba ito? Yes, mayroon tayong mga, ano dyan, may mga helmet tayo dyan. At para din tayong nagpupudpud ng biton, kaya lang nga gumagamit lang tayo ng bike, di ba? Mm-hmm. At ang maganda nga lang sa bike, na kahit yung maliliit na mga kalsada, yung mga kinita, pwede nating pasukin. Ayun. So ano magiging particular na trabaho o duty nitong mga pulis na itatalaga ninyo dito sa mga MPD Bike Patrol? Ito naman na ginawa lang nating pilot testing muna, Sir LA, no? Pero ginagawa naman ito ng Police Maynila, kung saan nga lang itong nakaraang araw ginawa lang natin. Pinaigting lang natin yung presensya ng ating mga kapulisan. Lalong-lalo na ngayong bare month, at alam natin nagdadagdagan talaga yung ating mga kababayan dito sa mga puntahan ng dito sa lugar natin sa Maynila. At ito na rin, ginagamit na rin natin ito, Boss LA, sabi natin, kasama na rin dito yung ating anti-criminality campaign. Kumbaga all package na ito, nagbabayag tayo. Pag may mga makita tayong mga, sabi nga natin, yung mga tolongges o mga termites ng lansangan, nakaanda ang Manila Police District, aarestoin namin sila. Yung mga kamote, sir, ganun ba yun? Yung mga alam na? Tama ka doon, Sir Olan. At sabi nga lang natin, nakita lang natin na napakaganda nito kasi multi-purpose na ito. Nag-exercise kami, nagpapatrol kami, at pinapaigting pa natin yung presensya ng ating kapulisan. Apo. Ebsen, naka-short din ba ito mga ito habang nagbabike? Siyempre, di ba? No? Sabi ni Carlos Capilibranda Jr. Tama ka doon, Sir Olan. At makikita mo nga, meron kami mga, may sinend kami mga video para makita naman ng mga kababayan natin na ito po yung mga iba pang mga inisiyatibo ng Manila Police District. Awa. Apo. Ibig sabihin, kayo nagsimula ngayon at ngayong Kapaskuhan, tama, saktong-sakto po yan. Dahil nga po sa maraming tao ngayon nag gumagamit ng mga kalsada, hindi lang yung mga motorista. Siyempre yung mga naglalakad din, lalo na yung mga nagsashopping ngayon dyan sa may Divisoria at yung mga nagsisimba dyan sa Quiapo. Tama po, no? Major. Tama kayo, Sir Ola. No? Isa sa mga ginagawa nga natin yan, sabi nga natin, dinadagdagan lang natin ang presensya ng ating kapulisan dyan sa mga lugar na yan. At sabi nga natin na tinutulungan din natin yung iba nating mga social distancing patrollers dyan na naka-assign na talaga. Kasi pati nga sa kita nyo naman talaga, Sir Olan, sa LA, talaga may pagdadya talaga ng mga tao. Mm-hmm. No? Ang sa atin lang, palagi natin sinasabi, wag naman natin iatang sa balikat ng ating kapulisan lahat ng mga bagay na ito. Sabi nga natin, pinakamahalaga pa rin talaga yung tiyatawag nating self-discipline. Mm-hmm. Isa lamang sa mga inisiyatibo natin ito, at meron pa kaming isa pa mga pinaplano dito, at kinukonvince pa natin yung mga isa pa nating mga kasamahan dito ng mga senior officer, na meron kaming isa pang gagawin na proyekto rito, yung tinatawag natin na biyahe ng Police Maynila, kung saan nakikita natin habang nagpapatrolya tayo, ipinopromote natin yung local tourism ng Maynila. Ipakita natin ito ng Maynila ngayon. Biyahe Police Maynila sa umaga at biyahe Police Maynila sa gabi. Ayun, buti na lang ha, ganun ha. Akala ko, ibabiyahe kayo eh.
Ay, dito, sabi natin, ano, pinapackage natin ito. Sabi nga, tinutulungan natin ang lungsod ng Maynila na i-promote natin yung local tourism ng Maynila. Maraming magagandang lugar sa Maynila na makikita ng ating mga kababayan. Kasi pag sinabi kasi, sir, ng mga polis, ibang ibiyahe na yan. Yung iba, binibiyahe papuntang presinto. Di ba yung mga sinasakay sa mga, yung butas na pick-up ninyo, sir, kasi sa likod? Sa mga liblib na lugar. At, ay, iba ba yun? Apo. At sir LA, sabi nga natin dyan, alam niyo naman, sabi nga natin, dalawa lang naman ang major function talaga ng police natin, di ba? Mm-hmm. Crime prevention and crime solution. Pagka hindi ka namin mapigilan gumawa ng katulonggisan mo rito sa lungsod ng Maynila, sasabihin namin sa'yo, di ba, hindi kami titigil hanggang hindi ka namin nauuli at pagbayaran mo ang krimen mong nagawa. Naku, ay napakaganda. Ayan po, naman isang talaga mala warning yan doon sa mga nagbabalak, di ba, parang LA? Ito sir, may tanong ako. May mga nakabike na ngayon, ha? Kasi nabanggit nyo, nauna na itong inilunsad dyan sa iba't ibang mga police station at ngayon parang inilunsad na siya mismo sa headquarters ng MPD, sabihin sa pangkabuan na. Masasabi ba natin na naging epektibo itong mga bike patrol sa pagpapatupad ng batas sa mga nauna na ninyong inilunsad na ganito sa mga iba't ibang mga presinto, sir? Kung mapapansin mo, Sir Eli, matagal na natin ginagawa ito. Lahat naman halos ng mga station natin, may mga bike patroller sila. Ang sa atin lang, pinalalakas lang natin. Sabi nga, sama-sama lang kami nagbabike. Katulad itong nakaraan, kasama ko yung mga taga-district Mobile Force Battalion natin under ni Police Colonel Julius Anyonuevo, kung saan nga sumama ako doon at nag-patrol kami. Inikot namin yung lugar, tinignan namin kung saan kaming lugar na iikot-ikot pa at makikita tayo ng mga kababayan natin at makita nila ito kami ngayon sa Police Manila. Sir, itong mga bike na to, bigay na ba to o pagmamay-ari na ba to ng mga pulis o ano to pa inihiram muna, pasahan muna, parang ano, mga mobile ganyan? May mga issue ito sa ating kapulisan at nakita nga natin itong ang DMFB, marami silang isong bike at ginagamit nila. Actually sa Lele, Sir Olan, no, ginagawa naman talaga nila ito, kaya lang sabi ko nga ang ginagawa lang natin, ipinapakita pa natin through dito sa mga ginagawa natin, itong platform natin sa social media, na ito pa yung ginagawa ng inyong mga kapulisan. At marami tayong klase ng pagpapatrol, pero nakita din natin na isa rin sa epektibo yung pagbibisikleta. Bukod sa nakakapag-exercise tayo, nakakapag-patrol pa tayo sa mga lansangan. At nagiging ano tayo, nagpapaalala rin tayo, katulad ng pagdaan namin dito sa may area ng Quiapo, na maraming mga tao nagkukumpulan, pinapalalahanan namin sila na maintain natin social distancing, magsuot tayo ng face mask dahil sabi nga natin, meron pa rin tayong COVID-19, di ba? May pagbaba man, mababa yung ating alert status, pero meron pa rin naman tayong COVID-19 at meron tayong bagong variant. Mm-hmm. Alam niyo sir, kaya ako medyo nakaka-relate ako dito dahil nagbabike din mo kahit paminsan-minsan. At kayo din sir, talagang napakadalas po ninyong magbisikleta. Kaya siguro, di na ako magtataka, baka mamaya, minsan yung mga pulis natin, nandyan na sa Raon, nag-upgrade na ng mga bike nila para mas maging maayos yung kanilang pagpapatrol, para mas maging magaang yung kanilang pagpedal, di ba? Pagpadyak habang nagpapatrol niya, sir. Pwede na upgrade, ha? Pwede upgrade. Tama ka, Sir Eli, kaya kinukonvince ko yung mga grupo natin doon sa press corps na mag-bike kami, di ba? Marami naman tayo mga kaibigan dyan na nagbabike din naman. At isa, nakakasama din naman natin dito sa pag-ikot-ikot sa lugar natin. Oo. Ayan. At least okay na tayo ngayon, ano? At medyo magiging kampante na yung mga kapuso natin, mga taga Maynila ngayon, parang LA, no? Dahil marami nagbabantay ngayon sa kanila. Meron pa nagbabike ngayon, ha? Okay, tama naman. Lalo mga nagbabike dyan, no? Sir Olan, no? Masabi ko lang na, idagdag ko lang, Sir Olan, sabi nga natin, di ba? Magkumukuha pa rin tayo ng pwersa dito sa ating headquarters. Meron kasi tayo tinatawag dito na yung ating district reserve and secondary ay standby force. Na pagkailangan talaga, sinasama natin, ito yung mga pulis natin ng mga nasa opisina, na pagkailangan pa natin, kinukuha pa rin natin yung pwersa nila para dalahin natin dyan. Yun. Meron din tayong katulong dito, yung tinatawag natin yung ating Joint Task Force NTR, yung JTF natin, kasama natin yung mga AFP. At kung saan nakalagay sa Divisoria, at nakita natin, meron tayong 30 personnel dyan na galing ng headquarters. Tapos may 10 tayo dyan na yung mga AFP personnel natin plus force multiplier natin. Tapos kasama pa rin natin dyan yung ating mga station, kasi dalawa yung nag-ating station dyan, Sir LA, saka Sir Olan, Station 2 at saka Station 11. So may mga police din sila naka-assign doon. Alright. Ayun. Then, sa mga susunod na panahon, sa mga pupunta ho ng Maynila, wag ho kayong magtataka. Baka mamaya, akala nyo may mga nagra-rides na mga pulis dyan. Hindi po, parte ho yan ang kanilang trabaho bilang mga bike patroller. Oo. O yung kung tawagin ni padyak ko, padyak mo. Padyak ko, patrol ko. Ayun, padyak ko, patrol mo.
Ano lang natin, pilot testing lang nung nakaraan yun. Kaya lang, tinawag lang natin ganoon para magkaroon naman siya ng impact yung ginagawa natin nga pagpapadyak sa lansangan. Gusto nyo, Major, eh, tadya ko, partner ko. Pwede rin, ha? Pwede rin sa Holland. Pwede. Sabi nga nila, eh, yung mga naiingit, di ba, sabi, sana all. Baka mamaya sabi nyo, sa, yung iba, sasabihin, padyak all. Hoy! Sana all. Parang, ano ka? Sana lahat nagpapadyak, di ba? Oo nga. Tama ka sa Lele, minasabi ka nga sa akin kanina, pero mas maganda ata yung nasabi mo sa akin katulad kanina. Okay yan ah. Ah, di ba? Di ba? Kundi umisana all, sana pa-jack all. Tama, tama sa Lele, tama. Ano yung mag-isip yung partner alright ko? Sir, congratulations po no dito po sa inyong panibago aktibidad. Sana po ay maging matagumpay ito at magaya na rin. Alam ko at may mga ibang mga police station na rin at mga district offices ang gumagawa nito. Pero sana sa buong Pilipinas ay maging halimbawa ito upang sa gayon ay makatulong din ito na emission, di ba? Tama. Yung mga tambutyo, mabuwasan yung... At parang LA. Bagay ito doon sa mga ano, yung mga malalaki chan. Sir, pasintabi ko doon sa mga malalaki chan na mga polis. Ito yung mga ano, yung mga wala na masyadong ginagawa. Sabi ni aray ko. Aray ko. Para nasaktan din ako ng konti doon, sir LA. Ay, ay sir, hindi po. Except po kayo, sir. Hindi kasi, alam ko. Hindi kasi, may mga polis kasi talagang, di ba nga, nung panahon po ni General Sinas, di ba siya mismo? Oh. Nanguna siya na mag-exercise. Nanguna sa laki ng tiyan, ano sabi mo? And then, nanguna siya sa pag-exercise. Ah, okay. Sinikayat niya yung mga overweight na mga police na mag-exercise. Sa tuwing yun may panahon dyan, sa mga nakikinig na police, alam nyo to, nakaka-relate kayo. Tumutugtog si Voltes 5 dyan. Correct. Para naman doon sa mga, ano? Sa Major, no, papanawagan natin para doon sa mga hindi pa, nag-iisip pala na mag-bike na kayo. Sabi nga ng partner ko, pumadyak na kayo para pajak all. Tama ka sir Olan at sana magkasama-sama tayong tatlo minsan at sana, tayo magpatsyakol. Maraming salamat po Major Ines, mabuhay po ang Manila Police Alam mo Major, narinig namin yung bandang huli na sinabi mo eh. Kaya natawa kami. Okay. Maraming salamat sir Olan sa Lele sa pagbibigay niyo sa amin ng pagkakataon na maibigay namin ng mga ganito impormasyon. Makakaasa kayo sa lirato ng aming punong taga-Timon na patuloy kami mag-iisip ng iba't ibang mga estratehiya upang mapalakas pa namin ang presensya ng ating kapulisan, maging biyaya ang aming presensya sa iba, sapagkat kami PNP, pulis nyo po, pulis ng Pilipino. Ayun. Maraming salamat po, sir. Ha? Ingat. Okay, yan po ang tagapagsalita ng Manila Police District, si Police Major Philip Ines. Ay.